Sige, lakas niyo pong basa. For all of God's promises have been fulfilled in Christ. Amen! 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 Amen. Lakas na tayo, sabihin niyo, for all God's promises has been fulfilled in Christ. So, with the surrounding yes, and through Christ our amen, which means yes. So mga kapatid, panginig po kayo. Papapunta na po tayo sa importante maintindihan po natin na yung mga pangako na yan, natupad yan kay Kristo. Yung pangako na sinabi sa Isaias na ang ating mga kasalanan ay papatawarin at lilinisin ay natupad yan kay Kristo. Lahat ng mga sakit at karamdaman, natupad yan kay Kristo nung siya napako sa krus. Yung ating kahirapan ay natupad yan kay Kristo nung siya nakaranas ng kahirapan. Yung ating lahat ng mga dinanas, kapatid, lahat yan, all of God's promises, gaano ng karami yung parang promises na yan, has been fulfilled in Christ. Kaya sinasabi, lahat ng pangako, yes in Christ, ang ibig sabihin ay ganito ho. Hindi po sinabi ng Bible na all the promises are maybe or no, hindi ganun. All the promises has been fulfilled in Christ with a surrounding yes. Sabi niyo yes. Yes. Last niyo, yes. Yes. So, healing, nangyari ba na tayo'y pinagaling ni Kristo? Yes. By His stripe. Kaya ang sabihin ng yes in Christ, sabihin yung yes in Christ. Yes. Kasi po, natupad na yung mga pangako kay Kristo. So, kailangan mo na lang kapatid ngayon, yung pangako na yan, ipag-pray mo, kuhanin mo, i-apply mo sa sarili mo, maniwala ka. Kasi po, 2,000 years ago na, by the stripe of Jesus, kung may sakit ka man ngayon, 2,000 years ago na, pinagaling ka na ng Panginoon, by the stripe of Jesus Christ, you are healed! By the stripe of Jesus Christ, you are healed! Amen! Bakit? Yes in Christ. Hindi sinabing maybe. So the word yes, it means it's already done. Kaya sabi ni Kristo, it is finished. Hindi sinabi niya, I am finished. Hindi sinabi, tapos ako. Sabi niya, natapos niya. So, yung pangako, mga kapatid, natupad kay Kristo. Eh ngayon, nasa si Kristo? Nasa puso mo, nasa buhay mo. Kaya nga, you are complete in Christ. You have healing, you have deliverance, you have provision, you have everything. All things belongs to you because you are belong to Christ and Christ belongs to God. Amen! Yes! Kaya ang ibig sabihin ng amen, sa word, alam niyo, isa sa pangalan ng Panginoon according to the book of Revelation is amen. Yes. Amen means so be it. Yes, I agree. Naniniwala ako sa pangako ni Lord. So, all of God's promises has been fulfilled in Christ. Kaya tapos na. Anong kailangan mo na lang gawin? Kapatid, pag-pray, hanapin mo ang mga pangako. Kaya sabi ko sa inyo, paano ginawa ni Joel de Dodi Austin? Alam niyo, nung nagkaroon siya ng cancer, yung mga may sakit, pakinggan niyo ito. Si Dodi Austin, nung nagkaroon siya ng terminal cancer sa liver, sabi ng doktor, mamamatay na siya, wala siyang pag-asa. Alam niyo ang ginawa niya? Pinuntahan niya yung Bible, kinuha niya 40 promises about healing. 40 promises, sinaliksik niya ang Bible. Lahat from Old to New Testament, alam niya, tigapagmana siya ng kagalingan, tigapagmana siya ng blessing. Lahat, nakakaroon siya ng koleksyon, 40 promises, araw-araw pinagpipray ni Dodi Austin. Bumaling ng cancer. Pag dumaan nga siya sa sementeryo, oh, spirit of death, you have no right over in my life. I am healed. I will not die. I will live. Hallelujah. According to the word of God. So just say the word. Just speak the word.
Bakit? Kasi pangako ng Diyos yun eh. So mga kapatid, eh kung ikaw ay iiyak, hindi mo alam ang pangako ng Diyos, eh kapag mana ka, naghihirap ka, ang dami mong kayamanan. You are blessed. Ayaw mong gamitin, ayaw mong i-apply, ayaw mong i-personalize yung pangako ni Lord. Kawawa ka naman. Di ba? Mga kapatid, ang dapat mong gawin, Galatians 3:26-29, maintindihan mo, for you are a children of God through faith in Christ Jesus. By faith po ito. And all who have been united with Christ in baptism have put on the character of Christ like putting on new clothes. There is no longer Jew or Gentiles, slave or free, male and female. Hindi na po pinag-uusapan dyan ba, lalaki, babae, Hudyo o Gentil. For you are all one in Christ. Yan ang sinasabi ko. And now that you belong to Christ, you are the children of Abraham. Oh, no, ikaw rin ang children of Abraham, you are heirs and God's promises to Abraham belongs to you. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, para sa iyo din yun. Sabi niyo, God's promises to Abraham. Ito ko yung ikatabi mo, belongs to you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, belongs to you. So number one, how does this work? Number one, find the promises that fits your need. Paano nga ba ito mangyayari? Humanap ka. Kung ikaw ay, ang kailangan mo ay kapayapaan, humanap ka sa Bible ng promises na nagsasabi about kapayapaan. Kung ikaw ay kailangan mo ng healing, hanapin mo yung promises about healing. Kung kailangan mo ng protection, anong kailangan mo sa buhay? So, mga kapatid, number one, find the promise that fits your need. Hanapin mo sa Bible. Alam niyo po, marami po nagtuturo sa Biblia, mga Bible scholar, mga theologians na there are 7,000 promises in the Bible. Pero, to be exact, mga kapatid, according to Bible Gateway, 5,467 promises to be exact sa Biblia. According to the to Bible Gateway. Sa kanila pong pag-aaral, mga kapatid, 5,000, sabihin na natin 5,000. 5,000 promises. So, may pangako ang Diyos sa iyong pamilya. May pangako ang Diyos patungkol sa mga anak. May pangako ang Diyos sa iyong future. May pangako ang Diyos na kagalingan. May pangako ang Diyos ng proteksyon. May pangako ang Diyos ng provision. May pangako ang Diyos ng kaligtasan para sa iyong pamilya. 5,467 promises in the Bible. Amen. Amen. Imagine kung gano'ng kakayaman. Di ka magmana sa iyo yan. Pero kaya lang, maraming tao, mayaman, pero hindi nila ini-enjoy yung blessing nila. Kasi lack of knowledge, hindi nila alam. Kaya nga, number one, find the promise that fits your need. So, example, bibigyan ko kayo ng labing limang example lang. 15, after 5,000 na higit yan eh. Eh baka kung ituturo ko sa isa-isa, 5,000 na higit. May baka isang taon tayo na itong bigyan ko kayo, 15 example. Number one, you are righteous. Sabi nyo, you are righteous. Sabi nyo, I am righteous. Romans 5:17. Number two, so pray mo yan, thank you Lord. I am righteous. 2 Corinthians 5:21, sabi ko, si Jesus na walang kasalanan na naging kasalanan so that you might receive the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. So you are righteous because of Christ. Sabi nyo, I am righteous. Oh, sa tingin natin, hindi. Pero sa tingin ng Diyos, sa tingin ng ibang tao, mukhang hindi ka righteous. Pero hindi yon. Sa tingin ng Diyos, sinabi ng Word, ng title, ng pangako ng Panginoon, you are righteous. Number two, you are a new creation. 2 Corinthians 5:17, if any man being Christ is a new creation. So ipag-pray mo ngayon, thank you Lord. Hindi na ako dati, ako isang bago ng nilalang, wala ng bisyo, I am a new creation. Amen! Amen! Favorite ko yung tono yan. Number three, you are protected. Psalms 91 verse 3. So, iniingatan ka ng Panginoon sa kanyang mga He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty and under His wings ng kanyang mga pakpak. You are under His protection.
Psalms 91 verse 3. So you can have complete healing, 1 Peter 2:24. May kagalingan ka. Pinagalingan ng Panginoon sa salatay ni Jesus. Romans 8:1. You will not be condemned. There is no more condemnation those who are in Christ Jesus. So, number 6. You cannot separate from God's love. Romans 8:38-39. Kung hindi ka walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo, may kahirapan, kapigatian, kamatayan, panganib, tamak, walang makapaghiwalay, ganyan ka kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Oh, Deuteronomy 28:2-6, about blessing. You are blessed. Pagpapalain ka ng Diyos when you go out, when you come in. So, pagpasok at paglabas mo, you are blessed. Kapatid, pagpapalain ka ng Diyos pagpunta mo sa ibang bansa, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong gagawin. Your children will have peace. Isaiah 54 verse 13. You will be victorious. Romans 8:39. Jesus is coming soon. Revelation 22 verse 20. So, sampu na po yan na pangako ng Panginoon. Sampu lang po yan. Binibigyan ko po kayo 5,000 ang legit ng promises o 7,000. Number 11, God loves you unconditionally. Sabihin mo sa katabi mo, God loves you unconditionally. God loves you unconditionally. Okay, palakpakan natin si Lord. Amen? So, mahal ka ng Diyos unconditionally. Amen? Amen. Hindi kami lahat ng Panginoon ng may kondisyon. Kahit ano pa man ang iyong background, ano man ang iyong nakaraan, ano man, gaano mong kadiling, gaano mong kapangit, sasabihin ko sa inyo, mahal ka ng Panginoon. God loves you unconditionally. Amen? Eh, pag hindi mo alam yan, eh ngayon, pag nalaman mo, panako pa na ng Diyos yan, mawawala na sa puso mo yung condemnation. Mawawala na yung guilt and feeling na para bang you are unworthy, hindi ka dapat. So, mga kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and righteous to forgive us our sin, to cleanse us from all our unrighteousness. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, number 12, you are redeemed and have eternal home in heaven. Psalms 121:13, God formed you with intention and knows you intimately. Alam ng Diyos. So, yung plano ng Diyos, sa pen pa lamang, nung pinagliligay ka, pinagbubuntis ka, hindi ka aksidente ipinanganak, hindi ka aksidente sinilang, God has a wonderful plan for your life. Meron siyang magandang buhay sa iyo, pagplano sa iyo. Amen? Di ba sabi ng Bible, many are the plans of a man's heart, but the Lord's purpose will prevail. So, may plano siya. Number 14, God's plan for your life is to prosper you, not to harm you. Yan, paborito niyo yan. Jeremiah 29, verse 11. Verse number 15, you have special strength available to you through faith. So the best resource that's available to you, this is the power of Christ. Philippians 4:13, alam niyo po yan. Amen? Ano pong sabi roon? Who gives you strength? Pag alam mo yun, pag meron kang pangako ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, meron po ako na itong, nakita niyo po ito, ito ay God's promises. Pag po ako ay nasa sasakyan, naghihintay ka, so nakasulat na ito, mga promises po ito. Pwede mo kayong gumawa ng mga promises na kalagay dyan. If you are under stress, tama, Sister Alma. Sabi niya, so, number one, dito sa ibabaw, if you are under stress, may pangako ang Panginoon. So, nakalagay dyan, if you need peace of mind, tama-tama ulit, sister. Oh, ayan. Ito, may pangako ang Panginoon. If you need direction, so, mga kapatid, this is God's promises. So, pag wala kang ginagawa, kaysa mag-isip ka, kaysa magmukmuk ka, kaysa ikaw ay mapagod ang isip mo, kaya isip, mag-memorize ka, mag-meditate ka ng mga promises ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen! Magbasa ka ng Bible. So, kung wala kang ganyan, magbasa ka ng Biblia. Andiyan na. So, number two, pray the promises, not the problem. So, pag nag-pray ka, ito yung effective. Ang ipinag-pray mo, hindi yung problema. Amen! Ang ipag-pray mo, yung sinabi ng Diyos sa iyo. Eh, alam nyo kung isa, yung prayer natin, hindi prayer, tinasabi natin, para bang
Yung ating prayer, para up lang kay Lord eh. Lord, may sakit ako. Alam ko. Sabi niya. Lord, may cancer ako. Alam ko! Lord, masakit ang likod ko. Sabi niya, ano ba ka? Eh, alam ko naman yan. Hindi, sabi nga ng Bible, yung pahingihingi, alam na ng Diyos. So, pray the promise, not the problem. Amen. Ang i-pray mo, yung pangako. Paano yung pray the promise? Lord, sinabi mo, Panginoon, sa 1 Peter 2:24, sa latay mo, gumaling na aking karamdaman. Iyan po nagpipray ng promise. E tayo po yung prayer natin ni Kumisa, pinapalaot lang natin kay Lord. Lord, yung prayer ko, yung kamukha na po ng prayer ko na isa din po. O Lord, yung prayer, Lord, ganito po, Panginoon. So, ganito Lord, yung problema ko. Alam na Diyos na may problema ka. Alam na Diyos may pangkailangan ka. Alam na Diyos ang yung sitwasyon. Sabi nga sa Bible, di mo ba sinasabi, alam na ng Panginoon. Yes. Amen? Amen? Amen. Paano kang, paano mong makuha yung sagot? They pray the promise. Ang ipag-pray mo, kaya nga, ang ipag-pray mo kapag i-promise. Tignan niyo ang sabi ng Bible, lakas niyo ang basa. Basa niyo, lakas niyo po. Go! O Jerusalem, I have set intercessors on your walls who shall cry to God day or night for the fulfillment of His promises. So, ipinag-pray mo yung mga pangako na yan para matupad sa buhay mo. Amen! Amen! Para mangyari, gagawin mong personalize. So kaya nga, kukuha ka ng mga pangako sa Biblia, kung ano sinabi ng salita ng Diyos, gagawin mong personal yan sa buhay mo. Lord, ako ito, ating to. Sinabi mo rito, Panginoon, sa Lord of God, sa latay ni Jesus, okay, magaling na. Walang sakit, walang karamdaman magtatagumpay sa aking katawan. No weapon from against me shall prosper. Hallelujah, I believe it, I claim it. Thank you, Lord, I am healed. Hallelujah. Amen. Amen! Amen! Amen ba? Yan yun! Eh pero, tingnan nyo, pag ikaw ay nagmumuk, wala kang ginawa, ang pinipipray mo sa alin yung pangako, yung problem, ano mangyayari? Walang epekto. Ito yung pangako, ito yung klase ng prayer na hindi kayang tanggihan nyo. Bakit? Kasi, ito po, para matupad yung to pray God's promises is to pray God's will. Sabihin nyo, to pray God's promises. Bakit? Kasi ang Bible, ito po, yung puso ni Lord, ito yung galing to sa Kanya, ito yung will niya. Isinulat niya, nasulat po ang Word of God, nahayag, sa pamamagitan ng mga 40 different authors, ginamit sila ng Panginoon, binigyan sila ng Lord ng revelation, in-inspired sila ng Holy Spirit para masulat ang Bible. So, to pray God's promises is to pray God's will. Will niya yan. Hindi niya po pwedeng kontrahin, sirain, baluktutin, kontrahin yung nasulat niyan sa Bible. Kaya nga, pag ikaw ay kung ano yung sitwasyon mo, eh kinumuharo tayo mga tao. May sakit, nagmumukmo. Daing-nandain. Hanapin mo, ano ba sinasabi ng Bible sa iyo? Oh, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng provision, protection. Di ba? Philippians 4:19, God will supply all your need. According to you, Jesus. Amen! Hindi. My saropas will supply. Hindi mo mas mamang saropas. Pero, doon na tayo mag-isa mag-depende sa saropas pag sumakit ang ulo. Mga kung anong dinal, mga kapatid, kumuha ka ng pangako ng Panginoon, itanim mo sa puso mo, ipag-pray mo, i-claim mo. Pray the promises of God, not the problem. Amen? Amen. Dapat mag-uwi mo ngayon. Mainuwi mo yung mensahe na ito. Bakit hindi na po? Sinabi sa Bible, this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to His will, He hears us. 100% kapatid. Pakikinggan ka ng Diyos kasi ang ipinag-pray mo, according to His will, ibig sabihin, according to His word. Sinabi niya yan, nasulat yan, revealed word of God yan, hindi yan po kontrahin ng Panginoon. Kaya kapag sinabi mo, Lord, sabi mo rito,
So, meron kang confidence, meron kang boldness, meron kang courage na umaprot sa Panginoon. And if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Bakit? Kasi very clear sa Bible na pakikinggan ka ng Diyos kapag ipinag-pray mo yung will ni Lord. So, the will of God is the Word of God. The written Word of God. The promises, 7,000 promises, ipag-pray mo kapatid. So, simula ngayon, pag-uwi mo, mag-collecta na kayo. Mag-ganap na kayo, buksan nyo yung Bible, kung anong sitwasyon nyo, kung ano yung pangailangan nyo, kung ano gusto mong gawin ng Panginoon sa iyo, mag-collecta ka na ng pangako ng Panginoon. Oh! Pagpalang ka natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! And last, believe and receive what God has promised. Hindi ka lang mag-pray, hindi ka lang maghahanap. Hindi mo lang ipag-pray na matupad. Believe and receive. Manampalataya ka, kailangan may kasamang pananampalataya sa Word of God. Kasi sabihin natin, Pastor, nag-pray naman ako. Yes, pero ikaw din naman ang kumukontra sa pinag-pray niya. Paglabas mo, kumusta ka na? Hindi na yung buro ko gagaling. O, dati, pray ka pa ng healing. Sino kumontra? Ikaw. So, yung sinasabi mo, kinukontra din ang kinukumpisal mo yung faith mo. Ang tunay na faith, believe mo na sa puso. Amen? Amen. Biblical ba yan? O, yan. Matthew 21:22. Kayo bumasa, lakas niyo. If you will receive whatever you ask for. Very simple. So, if may condition. Kailangan maniwala ka muna sa puso. Amen? Believe and receive. Nandiyan din yun sa Mark 11:24. Sabi ron, whatsoever you desire when you pray, believe it, and you shall receive it. So, believe muna bago mo matanggap. Kailangan, manampalataya ka muna na totoo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Panghawakan mo, paniwalaan mo, i-claim mo, maniwala ka. I-practice mo. Amen? Eh kahit ano gawin natin mga kundi, alam niyo kung minsan, nasabi natin, Lord, naniniwala naman ako sa iyo, kiniklaim ko ang Word of God, pero sa totohanan, sa puso mo, hindi ka rin talaga naniniwala. Bakit? Tingnan niyo. Gusto mong malaman kung totoo yung believe niya? Sabi ni Paul, I believe therefore I speak. Pakinggan mo yung lalabas sa bibig niya, contradiction sa kanyang pinaniniwala. Ibig sabihin, hindi sasagutin ng Panginoon. Ang dapat, yung pinaniniwalaan mo sa puso mo, magkaugnay sa sinasabi mo. Amen. Amen na ba? Believe in the heart, confess with your mouth. Di ba sabi ng Bible, Romans 10, kung nananampalataya ka na si Jesus sa iyong Panginoon sa iyong puso, ipinapahayag mo siya sa iyong bibig. So kaya sabi niya, yung heart mo, nagko-confirm yan sa sinasabi mo. Amen? So hindi ko sinasabi yung mental asking, mental believing na acknowledge lang na, ah, naniniwala ako. Pero, naniniwala, sinasabi mo, pero, yung puso, hindi talaga. Kasi kung naniniwala ka, inaaktuhan mo yun eh. Kung naniniwala ka, you live by faith. Kumusta ka, paano ka mabuhay? Sabi ng Bible, we live by faith, we walk by faith, not by sight. So, yung pong prayer na yan, mga kapatid, believe and receive, hindi ito nakabase sa iyong hindi ito nakabase sa iyong pakiramdam. So, maramdaman mo't hindi, kilabutan ka't hindi, naniniwala ka na ang salita ng Diyos, totoo, period. Naigigin niyo ako. So, wala itong kinalaman sa iyong feeling. Walang kinalaman sa manifestation. Kung ano'y sinabi ang salita ng Diyos, naniniwala ka, pinangahawakan mo, totoo yun. Bakit? Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Magic waiting po. So, makikita niyo, believe and receive what God has promised. Paniniwalaan mo siya, natutuo. Kapag nagsabi ang Panginoon, totoo siya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kagdagan mo pa. Ano sabi ng Bible? Basahin niyo. Hebrews 6:12. Paano nakapit ni Abraham yung pangako ng Diyos kanya? Paano? Verse 12. Binasa. We do not want you to become lazy. But we like those who believe are patient and so receive what God has promised. Okay, mga kapatid, ganito po.
Ang gagawin mo, nakakita ka na ng pangako. Find the promise. Pangalawa, pray. Pero, habang nagpipray ka, yung panalangin mo, samahan mo ng dilim, samahan mo na ng patient, samahan mo na kung mayayari. You will receive it. Yung iba, nagpipiling, walang pasensya. Maghihintay ka, kapatid. Amen. Ayun ba? Kailangan may pasensya. Ibibigay na pala ng Diyos, sumuko ka pa. Bubukas na pala yung pintuan, doon ka pa huminto. Yung bang gano'n, ipupromote ka na pala ng amo mo, nagpaalam ka pa. So, kung bang may pinapalaan mo na pala, pipirmahan ka na sana, naudlot ka kasi naubos yung pasensya mo. Kapatid, yung pananampalataya, sinasamahan ng pasensya. Sabi niyo po, pasensya. Patience. Diyan tayo kulang. So, ibig sabihin, faith is patience. Ang pananampalataya, pasensya yan. Kasama mong pasensya. Ito pa, sabi ng verse 12. We do not want you to become lazy. Ayaw ng Diyos na kayo maging tamad. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Huwag kang tamad magbasa. Huwag kang tamad mag-pray. Huwag kang tamad pumunta sa prayer. Huwag kang tamad pumunta sa church. Alam nyo, kahit sa Bible, yun daw mga tamad, huwag pakainin. Yes. Sabi mo ulit sa katabi mo, kapatid, huwag kang tamad magtamad. Ayan ang sabi ng Bible. Bakit? Yung tamad, Lord, pagalangin niyo mo ako, tamad ka mo maghanap ng pangako. Ayaw mong buksan ang Bible mo. Lord, naantok natin. Huwag kang tamad! Tignan niyo katabi niya, masipag niya, di ba? Kasi matin niya ng gawain ngayon eh. Buti na lang, masipag kayo. Palakpakan niya si Lord. Amen? Amen ba? Oh, si Abraham, nalampalataya siya, nagtsaga, tinanggap niya yung pangako ng Diyos, nagkaanak sila ni Sarah. Oh. Ano niyo, kahit saan, kahit sa trabaho, yung tamad, walang mararapin. Walang promotion yung tamad. Kaya sabi niya, gayahin niyo, sabi ko, but like those who believe, gayahin niyo sila, example sila. Example sila ng kanilang pananampalataya. Masipag magbasa, masipag magpray, masipag mag-atin ang gawain. Kaya sabi ni Paul, I do not want you to become lazy. Ayaw ko kayo'y maging tamad. Lahat ng masipag, sabihin na ng voice na mo. Lahat ba tayo masipag? Oo, oh, sobrang tayo sa part-time eh. Pero tanong, masipag ka bang mag-meditate? Eh, pag-usapan yan, pastor. Masipag ka bang mag-pray? Masipag ka bang maghanap ng promises para i-claim mo? Eh, lang ang problema ko, pastor eh. Kung kailan ako nakikinig ng word of God, saka ka, okay na, anto. Pero pag natin nakikipagkwentuhan, gising ako. O, may problema ka ba kapatid? Huwag kang tanong. Let us then fearlessly, confidently, and boldly draw near to the throne of grace. Ano yun? Sa panahon ng pangailangan mo, lumapit ka sa Lord fearlessly, walang takot. Confidently, boldly. Bakit? Kasi yung ipinagpipray mo, will niya. Paano ko nasabing will? Kasi pangako na Diyos yung ipinagpipray mo. Kaya ho, sabi ng Panginoon kay Joshua, not one of all Lord's good promises to the house of Israel. Pain, everyone was fulfilled. Napakaganda. This is awesome. Lahat ang pangako ng Panginoon sa Israel, not everyone pain, wala. Everyone was fulfilled. So kailangan mo kapatid ipag-pray ang pangako ng Diyos. Numbers 23 verse 19. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi siya nagsisinungaling.
Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Hindi sa nangalo ng Diyos na pambalang tao kapag ang Diyos ay nangako. Totoo. Yes. Last verse. This is awesome. Jeremiah 1:12. Sabi ng the Lord said to me, you have sinned correctly for I am watching to see my word is fulfilled. Alam niyo, si Lord mismo, binabantayan niya. Binabantayan niya ang kanyang salita, ang sinabi niya sa iyo. Nagsiguraduhin niya na ito'y matutupan. Kaya ho, kapag may sinabi ang Diyos sa iyo, sabi ni Lord, I am watching. I am watching to see that my word is fulfilled. Tinitingnan ko, tinitingnan ko, sinisigurado ko na yung pangako ko sa iyo ay dapat makupan. Dapat mangyari. Kapatid, dapat maniwala ko tayo sa Panginoon na lahat ng pangako ng Diyos ay para sa atin. So tayo mula kayo tumayo at pag-pray po natin ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Na-bless po ba tayo? Amen. Meron po ba tayo natutuhan? Amen. 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 Kapatid, this kind of prayer, this is the prayer that moves God. Tatay niyo po yung nasabi ko. Itong klase ng prayer na ipag-pray niyo yung pangako ng Diyos, this is the prayer na panalangin ayon sa kalooban ng Diyos. 100% prayer that God answers prayer. Always. Always. Hindi lang po minsan, kapatid. Pag ito ay pinag-pray ng pangako ni Lord, hallelujah. Ano yung kailangan mo? Ano yung sitwasyon mo? Ano yung kalagayan mo sa buhay na gusto mo ipag-pray ngayon? Sabi ni Lord, sisiguraduhin ko. Sabi niya, I am watching to see that my word is fulfilled. Gusto ko matupad ang pangako niya sa akin. Kapatid, ano yung gusto mong hingin sa Lord? Simulan niyo po pag-uwi niyo sa bahay, namaya, o may time kayo, magsaliksik po kayo ng Bible o tumingin po kayo sa ng mga promises na gusto nyo i-claim. Sabi po, all belongs to you. All things are yours. Kapatid, sayang. Sayang kapag hindi po natin nai-apply ang katotohanan ito sa ating buhay. Sayang. Sayang ang mensahe na yung pangako ng Panginoon more than 5,000 na hindi natin nai-claim, hindi natin nai-enjoy. Kapatid, lahat yan. Victory, healing, salvation, deliverance, provision, prosperity, promotion. Lahat po yan, kasama yan sa pangako. You are blessed with all spiritual blessing. Hallelujah. Awitin nga po natin yung salita mo na pangahawakan ko ang iyong pangako. Mga kapatid, totoo po ang awit na yan. So habang inaawit po natin ito, isipin niyo mga kapatid na ang salita ng Panginoon, very powerful. 7 times purified ang word of God, sabi po ni David. Kaya totoo, ang Diyos ay hindi sinungaling. Hallelujah. Huwag niyo tingnan yung sitwasyon, huwag niyo tingnan yung nasa paligid. Ang praying the promises of God, hindi nakabase sa paligid. Hindi nakabase sa iyong pakiramdam, hindi nakabase sa emosyon, hindi nakabase sa nangyayari sa iyong buhay. Pray the scripture nakabase sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa iyo, yun. Kontra man sa nakikita mo, kontra man sa pakiramdam mo, kontra man sa iyong sinabi ng doktor, kontra man sa sinabi ng tao sa iyo. Pero kapag sinabi ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away. Totoo yan. Hallelujah. Let's worship the Lord through this song.